Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today, gagawa tayo ng panibagong video. Salamat pala sa mga nanonood nung last collab namin ni Seth and She 06. Maraming salamat sa inyong support. At salamat din kay Seth and She 06 na sinuportahan niya ako. Kasi siya naman yung mentor ko nito, no? Kaya nagpaalam ako sa kanya kung ano yung upload ko. Baka magkamali ako. Patay tayo dyan. So, papanoorin natin yung bagong upload ni Bunso. So, nakaka-inspire ito. Kasi may natutulungan na naman si Bunso ng isang pamilya, si Ate Melanie. So, panoorin natin. Sa mga hindi pa nakapanood dito, please watch this, guys. Let's watch. Happy ka na? Happy? Yeah. Pasukin natin yung ano. Yung loob. Samahan nyo kami dito sa loob. Wow. Ito, for the meantime, ito muna yung nagawa para kay Nanay Melanie. Ayan, ang kanyang pangkabuhayan showcase, ang tindahan. Ang pangalan ng tindahan na to ay, anong dalagay mong pangalan? Migs Molino, SG. For... Happy na si, si Nanay Melanie. So, dito muna tayo. Iwas muna tayo sa mga issue na yan, no? So, medyo magulo na. Dapat happy lang tayo, no? Happy lang. Parang si Bunso lang. Happy lang. Ah, tapos na yung tindahan ni ate, ay ni Nanay Melanie, no? So, konti na lang at malalagyan na ng laman. So, salamat sa mga sponsor, no? Kasi may nabigyan na naman ng magandang kinabukasan. At lalo na si nanay, no? Kasi bulag siya. So, ipatungan na para sa mga dila-dilata. Nakaka-aninag ka naman ng konti. Oo. Pero, ayan. Okay na to. Ano ba yung gusto mong ipalagay natin dito? Connection ng kuryente na lang. So, ayan. Mga dilata, kung ano pang pwede natin ilagay. Ayan. Ay? Sitwasyon ni nanay nung napakahirap, no? Kasi hindi siya makakikita. Tapos, nagsikap pa rin siya para maitaguyod yung kanyang pamilya, no? So, ganun talaga yung mga nanay, kailangan magsakripisyo, no? Para sa ikabubuti ng pamilya. So, kagaya namin mga OFW, nagsasakripisyo kami para mabigyan namin ng magandang buhay yung mga pamilya namin, diba? Kailangan sakripisyo, diba? Hindi tamad-tamad para maraming blessing na dumating sa buhay natin, no? So, let's continue. Ayos. Ayos. Lalagyan na lang natin sa isang araw uli ng ng laman na. So, samahan mo ako. Bumili. Gusto mo? Mahirapan tayo mag-atay sa akin. Mahirapan? Hindi, pag-willing naman na. Walang hirap. Walang hirap pag gustong tulungan ng tao. Pag gustong umasenso. Kaya nga, walang hirap-hirap kasi bukas sa loob naman ni Bunso yun na tumulong. No? At saludo din kami sa mga nag-sponsor. Team SG ata yung nag-sponsor. No? So, napaka big heart naman yung mga yun na may isang pamilya na naman natutulungan para maging guminhawa yung buhay nila, no? Napakasarap pakinggan. At si Bunso Migs Molino yung tulay para may matulungan na naman ng isang pamilya para sa kinabukasan nila at mataguyod nila ang kahirapan. Alam naman natin sa buhay ngayon,
napakahirap ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas, di ba? Kasi kung wala kang trabaho, wala kang malalapitan or something na wala kang pang araw-araw mo pang gastos, di ba? Lalong-lalo na pag nasa probinsya ka, di ba? Malayo sa city. Ito yung kapwa. Walang kahirap-hirap tayo dyan. Okay tayo na, Melanie. Oh, appear naman tayo, appear. Give it back. Talaga naman kita si Nanay Nuka. So ayan, mga kabunsan, nakita niyo naman po ang isa sa pinangako natin kay Nanay Melanie at saka sa kanyang pamilya na ibigay ang isang kailangan nila pangkabuhayan. So ito yung naisip ko kasi Nanay Melanie na para hindi ka mahirapan sa paghahanap buhay. Yung parang nandito ka lang sa bahay, kumikita ka na rin. Hindi yung hirap ka na maglakad, may aalay pa sa iyo. Ayan, aakay pala, aakay. Kaya may aakay sa iyo. Ngayon naman, ang susunod naman natin na assignment ay lagyan natin ng laman itong iyong sari-sari store. Ito yung tindahan mo. Okay ba tayo dyan? At after natin ma-set up to, dadali naman na kita sa magic. Palilinawin natin ang iyong buhay. Dali mag-magic ni Bunso. Okay! Ayan. At yan, maraming salamat sa Mix Molino SG Forever supporter. Sila yung nagbigay nito para kay Nanay Melanie ang kanilang tindahan. Ayan, masasabi mo na eh. Ano bang pakiramdaman mo, Nay? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Masaya. Sana makakita pa si Nanay, no? Kasi kawawa na ganyan na nga. Tapos, nahirap maglakad pag wala kang maaninag na liwanag, no? Parang nasa dilim ka na lang lagi. Sana maging makakita pa si Nanay, no? Para maalalayan niya yung asawa niya kasi yung asawa niya hindi na rin makalakad. So, yung mga anak na lang niya, yung dalawa, yung nag-aalalay sa kanya, sana ang pagkakataon na mabigyan ng liwanag din si Nanay Melanie. Sana. Nabawasan yung Nabawasan yung? Sa yung iniisip mo ba nito? Iniisip mo ba na magiging posible ba tong tayong susuko na tumawag sa kanya? Dahil ang lagi kong sinasabi kasi na ang imposible ay magiging posible. Basta kumapit ka lang at manalig ka lang sa taas. At yun yung nangyari sa iyo. Ayan. At dahil dyan, ito na yung binigay niya sa iyo. Isa sa binigay mo ay binigay niya. No? Opo. In-expect mo ba to? Hindi. Bakit? Anong ini-expect mo sa buhay mo? Na basta po, lagi ko lang po pinalala na mayroong ibigay sa akin ng Panginoon na tumulong sa akin para makaan sa sobrang kahirapan. Ito na po. Kahirap. Binigay po sa akin ng Panginoon. Diba sa buhay mo? Tutulang po na hirap talaga po. Dahil paano ako lang po ang ako lang po mag-isa ng sa aking pamilya. Dahil ang asawa ko po yan. Mm-hmm. Oh, ano si Nanay? Malaking kalawakan talaga to sa amin. Hindi po ako makapaniwala ng makakamit. Kumusta naman yung buhay mo ngayon? Ano yung mga plano mo? Nakakapanglomo, no? Parang sa sitwasyon ni Nanay, siya lang mag-isa naghanap buhay, tapos yung asawa niya hindi pa makalakad. Blessing talaga si Migs Molina, no? Para kay Nanay. Kasi napakahirap ang buhay ni Nanay, no?
makikita mo naman. Ano yung mga, sa mga narinig mo na pangako ko, natutuparin natin. Ano yung mga plano mo? Ano bang plano ni Nanay Melanie sa susunod na araw? Ano ko po, no? Sisikapin ko po na mapalaga po itong pinagkalampi po sa amin. Para lang. Ano mapapangako mo sa amin? Sa lahat ng mga nanay, saludo po ako sa inyo, lalo na po sa amin, isa din akong nanay, lalo sa aming mga OFW, nagsakripisyo kami lahat-lahat, iniwan namin yung pamilya namin sa Pilipinas para maghanap buhay dito sa ibang bansa. No? At hindi nila alam kung ano yung sitwasyon namin dito, ang iniisip lang nila, maganda yung ginawa namin dito, sa sakripisyo kami, iniintindi din nila, di ba? So, tayo namang mga OFW, hindi naman natin sinasabi lahat sa pamilya natin kung nahihirapan na tayo dito or hindi. Kasi ayaw natin sila mag-alala sa Pilipinas, di ba? So, kailangan natin i-pursue yung ating pangarap para sa pamilya natin. Kaya, sakripisyo ng isang ina, hindi matumbasan ng kung ano mang halaga, di ba? Ng bagay o pera, mga ganun. Hindi yun, walang makatumbas nun sa mga sakripisyo ng mga ina na naghanap buhay para sa pamilya, di ba? So, dito lang tayo magtatapos at maraming salamat again sa mga nagsuporta sa akin nung Sunday live namin ni 7G06. At thank you so much sa mga support nyo guys. Thank you. At bye. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye. See you in my next video.